bagyo o mga bagyo, sila ay halimaw kong ituturing sa mga taong biktima ng mga kalamidad. Napakalaking halimaw nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak ng mga ari-arian, kamatayan at kawalan ng pag-asa. Bawat taon na lang tayo ay binabaha at nag-iiwan ng bakas ang mga bagyo at pagkasirang pananim at pagkawasak ng ating naipundar, paulit-ulit na lang ng ganito nangyari sa Pilipinas. Mga na guys, lunod na, hindi matabang. Nalunod na. Ulit na sa taas, alis sa taas, bausa. Di tama to sa taas, sir, di mo silbi, sir. Ibang ka, tana ba? Pulao, tatani ah. Uy, ayaw mo kumpiyansa. Ayaw, lagi mo gala, ayaw mo gagawas ba? Ayaw mo gagawas ba? Lord, Lord. Lord! Lord! Amping Lord! 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 Hilay! 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 Dapa! 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 Sila ka po! Dapa! Lumit na! Lumit! Lumit! Ikaw na! Yata bro! Oh! Mapalit na sir! Mapalit! Dito lang ako! Dito lang! Dito na dito, Pildos. 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 Kaya itigil nyo na ang mga sabi-sabi na kaya binabagyo ang isang bayan o ang Pilipinas dahil puno ng mga kasalanan o makasalanang mga tao. Para sa inyong kaalaman, ang Pilipinas ay kabilang sa Ring of Fire. Ano ba ang Ring of Fire? Ang Pacific Ring of Fire ay isang lugar na maraming aktibong mga bulkan. Kaya tayo minsan madalas nagkaroon ng lindol. Kaya ang Pilipinas ay daanan ng mga sakuna o mga bagyo. Ang bagyo ay nagmula sa Dagat Pasipiko. Halos lahat ng bagyo na bubuo sa Dagat Pasipiko ay dumadaan sa bansang Pilipinas. Paano nabuo ang bagyo? Ang isang bagyo ay karaniwang nabubuo sa ibabaw na mainit na tubig sa karagatan sa bandang Ekwator. Ang mainit na hangin sa ibabaw ng karagatan ay tumataas paitaas, kaya lumilikha ng isang lugar na may low pressure sa ibaba. Ang hangin na mula sa paligid ay itutulak at punan ang lugar na low pressure na hangin at ngayon ay magiging mainit at basa at umiikot paitaas. Habang tumataas na masa-masa na hangin, ang paligid na hangin muli itong papasok, humihila ng mga hangin na humihigop. At ang prosesong ito ay nagpapatuloy hanggang ang tubig sa hangin ay bumubuo na sa ulap, hanggang umiikot na ang ulap sa hangin. Ang init ng karagatan ang siyang dahilan na bubuo ng isang bagyo. Ang Dagat Pasipiko ay isa sa pinakamalaki o pinakamalawak na karagatan sa buong daigdig. Ang masasabi ko lang ay ihanda ang ating sarili sa mga darating na sakuna laban sa mabagsik na hangin at pagtaas ng tubig sa isang planeta na gumagalaw.
kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat ng mga bago kong mga kaibigan, paki-subscribe na lang at paki-follow at like sa Facebook page Kaibigan GP para lagi kayo updated sa mga bago kong mga upload, kaibigan. Dahil marami kang mapupulot dito ng dagdag kaalaman. Dahil ang kaalaman siya pa rin ang dakila ng sangkatauhan. Hanggang sa muli, kaibigan.